Nagpalabas ng mga insekto si Jugo, na hindi rin inilagan ni Gojo kahit na napakalakas nito. Subalit sumabog ang mga insekto pero nakatakas ang sorcerer. Kaya sa inis ay napasugod na naman si Jugo na agad na kinombo ang sorcerer na inakala niya na namang natapos niya na. Pero nanatili pa rin nakatayo si Gojo. Saka ipinakita ng sorcerer na meron palang tila barrier sa katawan niya kaya hindi siya matamaan ni Jugo. Pero ang totoo ay napapabagal niya pala kumilos ang mga kalaban kapag lumalapit sa kanya. Saka niya sinikmuraan ang cursed spirit na labis na puminsala dito. Tapos ginawa niya pang punching bag. Tapos nagpalabas pa si Gojo ng napakalakas na cursed technique, sa kanya binugbog ng walang humpay ang special grade cursed spirit. Na sinubukan pang lumaban pero sinipa siya ng sorcerer papunta sa lawa, at sa isang iglap ay nadala doon ni Gojo si Itadori para mapanood nito ang mangyayari. At bago pa madala ni Gojo ang bida sa lawa ay nakita niyang mabilis na natututo si Itadori. Sa kanya sinabing ipapakita niya daw kung paano makipaglaban ang mga sorcerer gamit ang domain expansion. Nagtataka si Itadori kung bakit nakakatapak sila sa tubig, at kung paano sila napunta doon sa isang iglap. Giit ng spirit na isang team ang daw si Gojo dahil nagdala pa ito ng isang batang magiging sagabal lang sa kanya. Pero tinawanan lang siya ni Gojo dahil mahinang nila lang naman daw ang kaharap niya. Labis na ikinagalit ni Jugo ang mga narinig kaya nagliwanag ang buong paligid, at ipinagtataka naman ng bida kung bakit nahihinaan si Gojo sa kalaban gayong doble-doble ang lakas nito kumpara sa mga nakalaban nila. Gumamit ng domain expansion ang spirit na labis na ikinagulat ng bida. Dahil animoy napunta sila sa ibang lugar. Ipinaliwanag ni Gojo na mas lumalakas daw ang isang nilalang na nagsama ng domain expansion dahil sa home court advantage. Nagtataka naman si Jugo dahil kung ibang sorcerer daw ang kaharap niya ay kanina pa sana naging abo pagkapasok pa lang ng domain expansion niya. Sumugod ang cursed spirit, nang gamitin ni Gojo ang sariling domain expansion sa pamamagitan ng pagdilat ng mga mata. Napunta sila sa isang dimensyon na hindi maintindihan ni Jugo, at hindi din siya makagalaw. Saka naman binunot ni Gojo ang ulo ng walang kalaban-laban na cursed spirit. Sa kanya ito tinanong kung sino ang mastermind. Dito ay napagtanto ni Itadori na si Gojo Satoru nga ang pinakamalakas na sorcerer. Samantala nanonood pala sila Geto sa malayo, ngunit umalis na siya dahil ayaw niyang magpakita sa mga taong mula sa academy. Tapos niligtas naman ng isa pang cursed spirit si Jugo mula sa pinakamalakas na sorcerer. Matapos ay sinabi ni Gojo na nais niyang maging malakas ang mga estudyante na magagawang matalo ang mga spirit na kasing lakas ni Jugo. Pumasok si Geto sa isang silid, kung saan napunta siya sa isang beach. At di kalaunan ay nakauwi na rin sila Jugo sa lugar. Pinakita rin na dito pala nakatira ang isa pang special grade cursed spirit na si Mahito, samantala habang bumibili ng maiinom sila Megumi at Kagisaki ay dumating ang mga estudyanteng bully ng Kyoto Jujutsu High. Dahil nais daw nilang subukan ang kakayahan ng dalawa. Kaya tinanong ni Todo kung ano ang tipo ni Megumi sa isang babae, dahil nakadepende daw sa sagot niya kung magugulpi siya o hindi. Giit ni Megumi na ang gusto niya lang daw sa isang babae ay ang may malakas na karakter. Ngunit naiyak si Todo dahil sobrang boring daw ni Megumi kaya niya ito sinugod. Samantala pinigilan ni Mai si Kagisaki na awatin si Todo. Kaya naman nilait na lang ni Kagisaki ang pagmumukha ni Mai dahil mas maganda daw sa kanya ang kakambal na si Maki. Napiken si Mai kaya nilabas nito ang baril. Samantala inis na inis si Todo, pero nababahala si Megumi dahil alam niyang may history si Todo kung saan pinaslang nito ng mag-isa ang limang first grade at isang special grade cursed spirits. Pero kahit na ganun ay nagsummon pa rin siya ng Shikigami. Subalit mabilis itong inatake ni Todo, saka siya hined throw, tapos susuntukin pa sana pero nakatakas. Walang tigil na pinagsusuntok ni Todo ang first year habang nakangiti, tapos binaon niya pa ito sa tulay. Saka nito winasak ang haligi ng tulay gamit ang katawan ni Megumi. Pero nang muling susuntukin ay nailigtas ng mga Shikigami. Pero agad namang nakawala si Todo. Dahil dito ay nais na ni Megumi na magseryoso. Pero ikinatuwa pa ito ni Todo. Saka naman pinigilan si Todo nila Inumaki, pati na rin ni Panda. Dahil dito ay kumalma na si Todo dahil tapos na daw siyang maglibang. Samantala bugbog sarado naman si Kagisaki kay Mai pero niligtas siya ni Maki. Tinukso ni Mai ang kakambal na isa daw itong loser pero giit ni Maki na pareho naman daw sila dahil sa mga bagay lang kayang gamitin ni Mai ang cursed energy niya. Pero depensa ni Mai na si Maki naman ay hindi talaga nakakagamit ng cursed energy. At habang nag-uusap ang dalawa ay biglang sinakal ni Kagisaki si Mai. Pero dumating na si Todo na nag-aaya ng umuwi.
dahil may importante pa daw siyang lakad, kung saan makikipag-handshake pa siya sa idol niyang artista kaya nawirduhan ang mga babae. Pag-alis nila todo ay naitanong ni Kagisaki ang tungkol kay Maki, kaya sinabi nitong kailangan niya daw ng cursed eyeglass para makita ang mga spirit, saka umaasa lang din siya sa kapangyarihan ng mga cursed tools. Pero nais niya pa rin maging sorcerer para patunayan sa pamilya niya na kaya niyang maging malakas. Nagpunta si Gojo sa principal ng Kyoto Jojutsu High na si Yoshinobu, para kumprontahin ito dahil alam niyang may kinalaman ito sa pagbibigay ng special grade mission kila Itadori. Nagalit ang second year student na si Kasumi kay Gojo dahil sa inaasal nito, pero natutuwa pala siyang makita ang idol niyang si Gojo pero ayaw niyang ipakita sa principal. Dito ay ipinamukha ni Gojo na nagiging laos na daw ang mga matatanda dahil mas nagiging malakas na ang mga cursed spirits at mga estudyanteng sorcerer kaysa sa kanila. Tapos kaagad nang umalis si Gojo, pero nang utusan ng principal si Kasumi na bumili ng tsaa ay inuna pa nitong magpa-picture kay Gojo. Samantala si Todo naman ay tuwang-tuwa nang makita ang idol niya. Sa isang sinehan naman ay nanunood ang mga cursed spirit, tapos lumabas na si Mahito. Pero sinundan siya ng isang lalaki, at namangha naman si Mahito dahil nakikita siya nito. At sa labas ay naghahanda ang bida kasama ang pro sorcerer na si Nanami para kalabanin ang mga spirit sa loob. Samantala nakapagpa-picture na si Kasumi sa idol niya, subalit pagbalik ay nakalimutan niya pala ang tsaan ng principal. Sa flashback ay pinagtitripan ng mga bully si Yoshino. Dahil pinagbibintangan siya ni Tsubasa na sinisilipan daw siya nito. Kaya nang real talk si Yoshino na hindi naman daw maganda si Tsubasa, at kaya lang siya nilalapitan ng tatlo ay dahil gusto nilang maka-score. Kinabukasan ay nagpunta si Yoshino sa sinehan para manood mag-isa, subalit hindi niya marinig ang palabas dahil sa ingay ng tatlong asungot sa harap. Nagkataon naman na nasa loob din si Mahito kaya pinarusahan niya ang mga asungot. Kinilabutan pero namangha si Yoshino sa nakita, kaya sinundan niya si Mahito sa labas. Hanggang sa makarating sila sa eskinita at magulat si Mahito nang malamang nakikita siya ng lalaki. Saka tinanong ni Yoshino kung paano magkaroon ng ganang kapangyarihan. Kinagabihan ay kinuha ng mga otoridad ang bangkay ng tatlo, saka naman dumating sila Itadori at Nanami. Kung saan tinuruan siya ni Nanami kung paano tignan ang mga bakas ng paa ng gumawa ng krimen gamit ang cursed energy. Nagpatuloy sila sa paghahanap sa salarin hanggang sa makarating sila sa labas, nang mapansing may isang cursed spirit sa likod. Subalit si Nanami daw ang haharap dito dahil may isa pang kalaban sa sulok. Inilabas ni Nanami ang sandata, saka nagsimula ang dalawang sorcerer sa pakikipaglaban, nang mapatalsik si Itadori kaya nakascore ng home run ang kalaban niya. At dahil tinuturuan siya ni Nanami sa gitna ng laban ay hindi siya makafocus sa cursed spirit. Gamit ang curse technique ni Nanami ay nagawa niyang tamaan ang vital points ng kalaban kaya kaagad niyang natalo gamit ang patalim na nakabalot pa. At napansin din ni Itadori na binaliktad ni Nanami ang patalim na parang ginaya si Batusay, pero napatalsik na naman ang bida dahil hindi nakatingin. Dito ay nagawa na rin ni Itadori ang itinuro ni Gojo na paggamit ng cursed energy sa mga kamao, kung saan sa pagsuntok niya ay sumabog pa ito sa katawan ng halimaw. Dito ay napansin ni Nanami na talented si Itadori dahil sa kakaunting cursed energy na kaya nitong gamitin ay nagawa nitong mapinsala ng sobra ang katawan ng cursed spirit. Pagkatapos ay nakita nila ang relo ng spirit, kaya naisip nilang dating mga tao ang mga ito. Pag-uwi ay tinawagan nila si Liri, kaya nakumpirma nila na dating ang mga tao ang mga nakalaban, at pinilit lang silang mag-transform gamit ang cursed energy. Kaya giit ni Nanami na kailangan nilang galingan ang pagtugi sa kalaban na gumawa nito. Samantala sumama si Yoshino kay Mahito sa kuta nito, kung saan ay itinuturo niya na nagmumula daw sa negatibong emosyon ng mga tao ang mga cursed spirit. Kaya nagkaroon ng cursed spirit na isang puno, bulkan at dagat dahil sa takot ng mga tao dito. Samantala si Mahito naman daw ay nabuo mula sa galit at puot ng mga tao sa isa't isa. Iniisip nila na Nanami ang mga maaaring kuta ng kalaban, saka naman pinapaimbestigahan niya sa bida si Yoshino dahil nakita ang bata sa camera na tumatakbo mula sa crime scene. Bago umalis ay bumalik si Kiyotaka, dahil alam daw niyang alam na ni Nanami ang tamang lokasyon. Pero naisip ni Nanami na tila ba isang patibong ito kaya ayaw niyang isama si Itadori. Palaging pinapagtripan ng mga siga ang club nila Yoshino sa school. Kaya naman gusto niyang laging kausap si Mahito dahil gusto niyang matutong lumaban. Pinakita ni Mahito ang isang nilalang na gawa sa tao na ani ay pinakamalaki niya daw na nalikha. At ang hawak naman ni Yoshino ay ang pinakamaliit daw na obra ni Mahito.
at pinaliwanag pa ng cursed spirit na may kakayahan daw siyang baguhin ang anyo ng isang tao sa pamamagitan ng pagdampilang dito. Habang papauwi si Yoshino ay saka siya nakita nila Itadori sakay ng kotse. Kung saan gagamit daw sila ng mahinang cursed spirit para malaman kung nakikita ba ito ni Yoshino. Samantala mag-isang sumugod si Nanami na agad na napaslang ang mga halimaw. Nagpakita sa kanya si Mahito dahil natutuwa daw itong hindi si Gojo ang nagpunta. Ngunit dahil ayaw mag-overtime ni Nanami ay gusto niyang magbakbakan na sila agad. Agad silang naglaban na mapapansing halos match lang sila pero naputol ang kamay ni Mahito. Ngunit diit ni Mahito na wala daw kakayahan si Nanami na saktan ang kaluluwa niya kaya wala daw pag-asang manalo ang sorcerer. Saka pinagaling ni Mahito ang kamay, tapos balak niyang gumamit ng mga tao na ginawa niyang halimaw. Nakasalubong ni Yoshino ang teacher niya na nagtataka kung bakit hindi daw siya nagpunta sa burol ng tatlo niyang kaklase. Subalit nainis lang si Yoshino dahil mga bully sa kanya ang mga nasawing kaklase kaya aatakihin niya sana ang guro, pero natigilan siya dahil dumating si Itadori. Nakumpirma ng bida na nakikita ni Yoshino ang cursed spirit na hawak niya. Subalit kinukulit sila ng guro na paimportante, kaya naman kinuha ni Itadori ang pantalon ng loko saka itinakbo. Pero agad na nakabalik si Itadori kay Yoshino. Samantala patuloy ang umaatikabong bakbakan nila Nanami at Mahito. Subalit na-distract si Nanami nang makitang umiiyak ang taong ginawang halimaw ng kalaban. Ikinatuwa ito ni Mahito, saka nahawakan niya si Nanami pero agad na nakatakas. Saka sinabing kapag muli niyang nadampian si Nanami ng dalawa o tatlo pang beses ay magiging isa na rin itong halimaw. Muli silang naglaban subalit mas nag-ingat si Nanami kaya siya tumatakbo palabas pero agad na nahabol ng kalaban. Ngunit pagsapit ng alas 6 ng hapon ay pinalabas na ni Nanami ang itinatagong lakas dahil overtime niya na daw sa trabaho. Kaya mas lalong ginanahan si Mahito. Agad na sumugod si Nanami gamit ang kamao, na nagawang mabutas ang pader gamit ang cursed energy. Kaya naisip ni Mahito na hindi siya pwedeng tamaan nito. Subalit sa isang iglap ay naputol ni Nanami ang paa niya. Pero nakapagtatakang mas pinili ni Nanami na umalis sa laban, dahil pala mahuhulugan si Mahito ng mga bato. Naramdaman nila Itadori ang pagyanig, saka hindi niya pa rin makontak si Kiyotaka Sensei. Kaya naman napilitan si Itadori na tanungin ng diretsahan si Yoshino kung may kinalaman sa pagkasawi ng tatlong estudyante sa sinehan. Sinabi ni Yoshino na wala siyang kinalaman na agad na pinaniwalaan ng bida, saka sila naghintay kay Kiyotaka sa lugar. Kaya naman nagkwentuhan muna sila tungkol sa mga movie at naging close. Ngunit pinagmamasdan pala sila ni Geto sa itaas. Nakita sila ng nanay ni Yoshino na pinagkamalang magkaibigan ang dalawa, kaya niyaya ng babae si Itadori na sa kanila na maghapunan. Pinuntahan ni Geto ang pinangyarihan ng laban, nang lumabas si Mahito na nagawa pa rin makasurvive dahil ang pisikal na katawan niya lang daw ang kayang saktan ng nakalabang sorcerer. Nagulat si Kiyotaka nang malamang sumama sa bahay nila Yoshino si Itadori, kaya kinakabahan siyang baka malaman ito nila Gojo o Nanami. Pero hindi pa siya nakakaalis ay tinawagan na siya ni Nanami. Inutusan siya ng pro sorcerer na magpadala ng backup dahil kailangan daw niyang magpagamot kay Liri. Tapos naisip ni Nanami na mas magiging mapanganib pa daw si Mahito kung hindi niya ito mapapaslang sa lalong madaling panahon. Samantala si Itadori ang naging bangka sa inuman nila kaya naging kaklose niya na ang mag-ina. Hanggang sa makatulog na ang nanay ni Yoshino sa labis na kalasingan. Subalit paggising nito ay nakakita siya ng daliri ng sukuna sa mesa, saka lumabas ang isang cursed spirit na tumapos sa babae. Nabalitaan nila Nanami at Itadori ang nangyari. Subalit ayaw pa rin siyang payagan ni Nanami na sumama kung ang kalaban ay isang special grade spirit. Samantala nagdamit ng itim si Yoshino saka lumabas para magpunta sa school kung saan merong pagtitipon. Nakita nilang may itim na ulap sa labas, dahil ito pala ang veil na ginagawa ni Mahito na siyang nagkulong sa buong school. Dahil ayaw daw gamitin ni Geto ang cursed energy niya para hindi siya mahanap ng mga sorcerer. Giit ni Mahito na sa loob ng ginawa niyang veil ay walang makakalabas, subalit makakapasok ang lahat ng may mahinang cursed energy. Sa loob ay nawala ng malay ang mga estudyante maliban sa matabang sensei at kay Shota na isa sa bully ni Yoshino. Dumating si Yoshino na pinagbibintangan si Shota na nag-iwan ng daliri ng sukuna sa bahay niya kaya niya ito binugbog. Tapos pinalutang niya sa ere, pero biglang dumating si Itadori na sinabihan niyang huwag makialam. Nakikipaglaban sila Nanami sa mga halimaw subalit pinaubaya niya na lang ito sa kasama na halatang nag-aalangan. Pero nang sabihin ni Nanami na ire-recommend niya ito para tumaas ang rank ay ginanahan din. Kaagad na nagsagupaan ang dalawa,
subalit gamit ni Yoshino ang jellyfish shikigami kaya humihina ang atake ni Itadori. Kaya nagawa ni Yoshino na balutin ng jellyfish ang bida. Pero bago siya makaalis ay buhay pa pala ang bida. Kaya kinalaban ni Itadori ang jellyfish, hanggang sa mapatalsik ito sa bintana kasama si Yoshino, pero tumalbog lang sila ng jellyfish. Nagpalabas ng matutulis na panusok si Yoshino, sa kanya inatake ang bida subalit nagawa nito na mapatalsik ang dalawang galamay. Saka agad na sumugod ang bida at inapurkat si Yoshino na tumalsik sa loob ng gusali. Tinatanong ng bida kung bakit siya naging masama, kaya giit ni Yoshino habang umiiyak na sinusumpa daw kasi sila ng nanay niya ng lahat ng mga tao. Muling umatake si Yoshino pero hindi umilag ang bida, para patunayang hindi lahat ng tao ay kinamumuhian sila. Saka niyaya niya si Yoshino na maging isa ring sorcerer para malaman kung sino ang nagsumpa sa nanay nito. Pero nagpakita naman si Mahito na agad na pinalaki ang kamay at inatake ang bida. At dito palang napagtanto ni Yoshino na si Mahito pala ay isa sa mga masasamang nilalang. Pero huli na ang lahat dahil ginawa na din siya nitong isang halimaw, na agad na inatake ang bida. Subalit nais ni Itadori na pagalingin si Yoshino, kaya nakiusap siya sa Sukuna na pagalingin ang kaibigan kahit na anong kapalit. Tumanggi ang Sukuna, saka natuwa pa ito dahil nakalimutan ni Itadori ang tungkol sa kontrata nila. Kaya naman pinagtawanan si Itadori ng dalawang cursed spirit. Saka nasawi na si Yoshino dahil sa hindi kinaya ng katawan nito ang ginawa ni Mahito na hanggang ngayon ay tuwang-tuwa pa rin. Sinuntok siya ni Itadori dahil sa inis, saka nagulat si Mahito dahil nagawang mapinsala ng bida maging ang kaluluwa niya. Labis nang nagalit si Itadori kaya walang humpay niyang pinagsusuntok ang kalaban. Nagpalabas si Mahito ng mga kaden ng patalim na maingat na inilagan ng bida hanggang makarating sila sa labas. Gumawa ng drill si Mahito, na siyang tinira sa bida subalit nahawakan ni Itadori ang tali nito. Pero nagulat ang bida nang magkaroon ng mga panusok ang tali, pero hinaatak pa rin niya ito kaya tumama sa gusali si Mahito. Sinuntok ng bida ang lupa kaya naging maalikabok, kaya nakalapit ang bida at nasuntok si Mahito. Pero natuwa pa ito dahil tinusok niya si Itadori. Saka naman sinubukan ni Mahito na palabasin ng sapilitan ang Sukuna. Pero nagulat siya nang mapunta sa domain expansion ng Sukuna, na sinasabing sa susunod na pakialaman niya pa ito ay agad siyang tatapusin. Nakabalik na sa reality si Mahito subalit hinedbat naman siya ng bida ng paulit-ulit tapos tinadyakan pa sa mukha. Subalit biglang napunta sa likod si Mahito na tatapusin na sana ang bida pero dumating naman si Nanami para iligtas siya. Nang makita ni Nanami na may dugo sa ilong si Mahito ay naisip niyang tumatalab ang atake ni Itadori dito. At hindi din ito magawang mapag-transform si Itadori dahil nasa loob niya ang Sukuna. Kaya naman balak magtulungan ng dalawa para matalo ang malakas na kalaban. Agad na sumugod si Mahito na pinagtulungan ng dalawang sorcerer subalit tumalon ito at ginawang patusok ang katawan pero nakaligtas ang dalawa. Kaya tinanggal niya ito subalit agad na inatake ng mga sorcerer, kaya pinaliit nito ang sarili para maging maliksi. Saka siya muling nagsummon ng mga halimaw para libangin si Itadori. Para masolo niya si Nanami na may lamang siya pagdating sa teknik. Hindi magawang sakta ni Itadori ang mga halimaw dahil alam niyang dating tao ang mga ito, kaya naman tatapusin na sana ng cursed spirit si Nanami, subalit biglang dumating si Itadori. Dito ay walang tigil na inatake ng dalawa si Mahito para hindi ito makapag-regenerate. Kaya naman ginamit nito ang huling alas niya na domain expansion, kung saan nakulong niya si Nanami sa loob. Samantala sinusubukan naman ni Itadori na makapasok sa domain expansion ng kalaban. Alam ni Nanami na ang buhay niya ay nasa mga palad na ni Mahito sapagkat siguradong tatama ang atake ng kalaban sa kanya dito. At dahil nalalapit na ang pagkasawi ni Nanami ay nag-flashback na sa kanya ang naging buhay. Kung saan tinalikuran niya ang pagiging isang sorcerer para magkaroon ng normal na buhay, subalit isang araw ay tinawagan niya si Gojo para magbalik. Tanggap na ni Nanami ang katapusan niya nang biglang mabasag ni Itadori ang domain expansion mula sa labas kung saan mas mahina ang depensa nito. At dahil nakapasok si Itadori sa loob ay nagtagpo ang domain expansion ni Mahito at ng Sukuna. Kung saan kaagad siyang inatake ng Sukuna dahil binalaan na siya nito na kapag pumasok muli dito ay kaagad siyang papaslangin. Kaya naman nabasag ang domain expansion ni Mahito, saka sinamantala ni Itadori ang pagkakataon para tapusin siya. At ang tanging nagawa na lang ni Mahito ay ang palobohin ang sarili dahil wala na siyang lakas. Ibinigay ng bida ang lahat ng makakaya sa ataking ito, na siyang nagpasabog sa decoy na katawan ng kalaban,
ngunit tagumpay pa rin itong nakatakas sa kanila. Kaya kinontak ni Nanami ang isa pang kasama para suyurin ang lugar. Subalit hindi na makagalaw si Itadori dahil sa pagod at sa mga pinsalang natamo. Samantala gumagapang si Mahito sa ilalim. Subalit nasabik din siya sa nalaman kung gaano kalakas ang Sukuna na may chance daw manalo kay Gojo kung tuluyang mare-reincarnate. At nang makarecover na ang bida ay nagpasalamat sa kanya si Nanami, dahil nailigtas niya ito dahil sa ginawa niyang pagsira sa domain expansion. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod na part, saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.